up mga kapsat, welcome back sa ating channel. So ngayong araw na ito mga kapsat ay papakita ko po sa inyo yung itsura po ng sarguelas. So yung mga hindi pa po nakakita o nakakaalam ng itsura po ng sarguelas, papakita po natin ngayon yung bunga, bulaklak, dahon at yung pinakapuno ng sarguelas. So bali yung nasa likuran po natin mga kapsat, yun po yung sarguelas. So para makita nyo po mga kapsat, lapitan po natin. So yung mga kapsat, tara. So yan mga kapsat, ito po yung itsura ng sarguelas. Hindi pa hinog. So napakadami. So ganito po yung itsura ng bulaklak ng sarguelas. So yan. Malilit lang. So bali, mahihinog po ito mga kapsat, mga kalahati ng Abril. So bali yung puno dito ng tanim ng tatay ko, bali nasa kulang 50. So yan, malilit pa yung bunga. So bali yung masilan mga kapsat, yung pag umulan. So yan, malilit. Pag umulan po kasi mga kapsat, bali na natatamaan ng ulan yan, nalalaglag. So pag hindi po umulan, makakalusot po lahat ng mga bulaklak yan. Nadami pa yung bunga nito. So hanggang doon sa likod. Ayan. A few moments later. So ayan mga kapsat, bali. Bababa na po tayo. So ayan. Ginamit natin yung hagdan. So ito pa po yung mga iba naming iba pong mga tanim ni Father. So lahat yan. Paikot. So doon po tayo umakyat. Taas. So ipakita ko pa yung iba. So yung pag-aalaga po ng sarguelas mga kapsat ay kailangan nyo pong tanggalin po yung mga dahon pagka pahinog na po sila. So yung dahon po kasi mga kapsat ay pamumugaran po yon ng mga malilit na bubuyog. So once na tinusok na po yung bunga ng sarguelas, ay doon na po magsisimula na masisira po yung inyong mga prutas na sarguelas. So doon na po mabubulok. So ngayon ang mangyari po, hindi na po natin mabibinti ng maayos. So bibilhin na lang po yan ng 15 kilo. Saka sayang din po kasi hindi na po natin makakain lahat yun. So yan po yung iba. Yan. So may mga malalaki pa sa harapan. Nagkabuwal-buwal na rin po yung iba dahil dun sa piping at undoy dati na bagyo. So punta po tayo sa harapan. So liko muna itong hagdan. Hiniram ko kay Father. So ito, sarguelas pa yan. Tayo sa harapan. Maraming mga prutas na tanim si Father dito eh. Saka ito. So ito po yung mga halos 20 years na sarguelas ni Father. Ang daming mga bunga. So ayan,
Yeah, mga mangga, daming bunga. Saka malunggay. So ito po yung mga iba. So sarguelas yan. Saka yan. Doon at mayroon pa doon. So ito po yung request ni Sir Rolando Jimeno. So ito po yung puno ng sarguelas na malalaki. So ayan. So ganito po makabsat yung itsura po ng sarguelas, yung kanyang mga ugat. So bali nakalabas po siya. Kaya madali lang po silang mabuwal. So ayan. At ito po yung kanyang puno. So ayan, halos di po makita yung bunga. So ayun. So lipat po tayo dito sa kabila. So ayan po yung sarguelas. Yung tatlo na malalaki. So ayan po. So ito po yung puno niya. Ayan. Ayan po. Ito yung puno ng sarguelas sa magaspang. So ayan. Yan po yung kanyang dahon. Saka dito sa likod. So ayan po, sarguelas po yan. So dito po yung madaming sarguelas sa aming likod. So ayan. Nasa ano na to, makabsat? Nasa ano na sila? Nasa 30 years mahigit. Wala nung naitanim ni father. So ayan. Yan yung mga iba. Paikot. Saka yan. So nasa kulang-kulang 50 pa po itong puno ng sarguelas dito. Dati ito mga absat nasa kulang-kulang 80. Pero nung dumating po yung malakas na bagyo, piping sa Kaundoy, marami po yung mga nabuwal na malalaking sarguelas. So bali pagka ani po kami makabsat ay maabot po kami ng maghapon. So maabot po ng kulang-kulang 200 na kilo yung aming napipitas. At saka ini-schedule po namin yung pagpitas at pinipick up na rin po ng buyer dito sa bahay. Yung mga buyer po mismo na pumupunta rin dito para bumili ng sarguelas. So ayan. So yung mga gusto pong kumuha ng pangtanim pagkatapos po ng anihan ng sarguelas, pwede po kayong humingi dito ng sanga. So magbibigay po kami. So ayan. Hindi po masilan yung sarguelas mga kabsat. Kahit dangkal lang, dalawang dangkal, mabubuhay po yan pag tinanim. Hindi po siya masilan. So ayan, ang dun sa likod. Ayan. O, maraming tanim si father dito. Pinya, saging, tomato, langka, mangga, chiko, papaya, yan, mga malunggay. So ayan, mga kabsat, maraming salamat po. So yan mga kabsat, bali nag-video tayo ngayon dahil gusto ko lang po na pakita po sa inyo yung itsura po ng sarguelas. So yung mga nagbabalak po na magtanim dyan, so pwede po kayong humingi dito sa amin ng sanga. So kahit lagi isang dangkal. So madali lang po yan mabuhay mga kabsat. May isang buwan, may mga ano na yan. May mga sibol na. So yan mga kabsat, maraming salamat po sa inyong panunod. Abangan po yung ating next vlog. Salamat po.